Madaling araw pa lamang, nasa dalampasigan na ng Damortis, Rosario, La Union si Rafael upang mangalap ng isda. Ito kasi ang pangunahing kinabubuhay ng kanyang pamilya mula pa noong 2015. Kaya laking panghihinayang niya na makitang nagkagutay-gutay ang kanyang walong lambat na kasama sa 78 lambat na nasira. Siyempre ma'am, magagalit at naghihinayang, siyempre pinundar namin yon. Pinundar namin sa sariling pawis namin doon. Kaya nanghihinayang din kami. Ganito din ang naging reaksyon ni Randy na 20 taon nang nangingisda. Pangingisda kasi ang pinagtutustos niya sa pag-aaral ng kanyang tatlong anak. Nanghinayang po sobra ma'am. Siyempre wala na kaming panghanap buhay. Sa pangingisda po. Palmot po ma'am lahat. Doon galing ma'am. Ilan lamang sina Rafael at Randy sa 14 na mangingisda na nasiraan ng mga fishnets. Hinala ng mga mangisda, kagagawan daw ito ng mga malalaking fishing vessels o tinatawag nilang karkar. Ang karkar po ma'am, may dimakina pong bangka, tapos may hila-hila po siyang malalaking net, tapos board, ganong board. Lahat po ng masasagap po ng board nila, papasok po sa net. So kahit ano po yung madaanan, sira po. Hindi naman ito ang unang insidente na nangyari sa lugar. Net, pero noon pa ma'am, nung nagsimula kaming maglambat, marami na, kaso ngayon lang kami nag-try na nagreklamo ma'am kasi halos lahat na kami, halos matagay-sabay. Matagal na ma'am, matagal na po yan. Since siguro dalawa pa lang anak ko ma'am, ngayon may ako na po ako. Siguro ma'am, almost mga 25 years na ma'am. Ang insidenteng ito ay kinabahala ng kanilang punong barangay. Unang-una po, mas sobrang sama ng loob as ama ng barangay. Eh, yan na nga lang yung pinagkakakitaan para sa pamilya, sisirain pa ng mga walang puso. Blatter natin sa PNP, tapos pumunta kami kay Mayor. Yan ang mga ginawa namin. Awa ng Diyos, si Mayor umaksyon naman kagad. Sa tulong ng alkalde ng Rosario, nabigyan ng mga bagong fishnet ang mga mangingisda bilang pamalit sa kanilang mga nasirang lambat. Pumunta sila sa akin at alam kong wala silang hanap buhay. Kaya agad binigyan ko sila ng pambili ng fishing nets nila para makapag-trabaho, makapag-fish na sila sa kanilang area. At inusang po itong hepe ng pulis namin dito na investigahan kung ano talaga nangyayari at I am planning to file a criminal or administrative charges sa mga authority na hindi naman lang inaksyonan kung complaint ng mga mangingisda. Yun ang ginawa ko. Upang matigil ang ganitong insidente, tinitignan ng pamahalaang bayan ang pagpapaigting ng seguridad sa baybayin. Matagal na akong mayor dito, yun pa rin ang problema. Yun pa rin ang kinukomplain namin noon. At wala po ang bumili ng mga jet ski para magwardyaan itong municipal waters natin. Mensahe naman ni Rafael sa mga naninira ng kanilang lambat. Ang sa amin lang po ma'am, sana sa tamang lugar din po sila mangisda. Kasi mayroon naman pong designated area para sa mga karkar at saka para po sa mga maliliit na mangingisda ma'am. Iniimbestigahan na ng Rosario PNP ang insidente at kung sino ang maaaring managot sa insidente. Leila Batyon para sa Luzon Headlines.